Good evening at welcome po sa Real You. This week, napaka-special po ang guest natin. Nakilala natin siya bilang si Congressman Manik Manaog at dahil sa kanyang Batanggenyo accent. Sino ba ito? Kilalanin right after this. Guys, good day at welcome po sa another episode ng Real You. And for today, nako, napaka-special po ng kasama natin. Actually, hindi ko akalain na papayag siya for this interview. Ladies and gentlemen, walang iba kundi si Congressman Manik Manaog. Mr. Leo Martinez. Para po sa kaalaman ng ating mga televiewers, kasi madami pong nagtatanong, gusto po nilang malaman, ano daw po yung buhay ninyo bago kayo pumasok into show business? Buong buhay ko, nasa show business na ako. Ako ang one of the founders ng Repertory Philippines ng 1967. Mm-hmm. That's more than 50 years ago. Wow. 55 years ago, founder ako ng Repertory Philippines, yung teatro, sa teatro. So, before that, nasa grade school and high school hanggang college, nasa teatro na rin ako. And then after theater, nung umaandar na yung Repertory Philippines, naging assistant director ako ni Sirio Santiago for mga co-productions with the United States, ki Roger Corman. So, assistant director ako doon. At saka lumalabas na rin ako sa mga pelikula na mga English, American pictures. And then, in the 1980s, napasok ako naman sa television. So, ako lang ata ang at that time ang star, naging star sa teatro, tapos sa TV at saka sa pelikula. Kasi nung 90s naman, ginawa ko na yung Over the Backwood, pati yung itong Congressman Manik Manaog sa Mongolian Barbecue, 1989 pa yan. So, more than 30 years na rin yan. So, and then pasok na ako sa pelikula, yung mga Over the sa TV, Over the Backwood, pelikula yung mga Batanggenyong Kabiteño, yung mga sex comedies. So, at hanggang ngayon, nasa TV at saka pelikula pa rin ako. Pero, tanong ng karamihan, talaga daw po bang Batanggenyo kayo o ginagawa nyo lang yung Batangas? Hindi, ako'y talagang taga Batangas. Hindi mo naman magagawa ang accent na tama kung hindi ka taga roon. Pag nagagaya ka lang, may mga words na hindi mo masasabi. Gawin, hindi mo alam yung mga ako'y taga Balayan, Batangas. Balayan, Batangas. Wow. Doon ang famous kami sa Bagoong Balayan at saka Parada ng Lechon. Okay. Okay, June 24 sana, pero palagay ko wala pa rin, hindi pa rin papayagan ngayon yung Parada ng Lechon. Sana nga magkaroon ulit . So, with that po, yung mga pinagdaanan ninyo, mahirap din po ba o very easy po sa inyo kasi? Well, mahirap kasi hindi naman overnight ang pag-develop mo ng artista. It takes years and years. Correct. And years. Hanggang ngayon, nag-aaral ka pa rin. Hindi ka pa rin pwedeng, kasi ang pag-artist, whether you're a painter, musician, etc., hindi naman natatapos ang pag-aaral nun. So, lifetime yun ng ano. Pero, hindi naman mahirap kung alam mo ang ginagawa mo.
kung may proseso ka na sinusunod. Yun ang problema sa ating ibang ano, ang trabaho mo pero hindi mo alam yung proseso. Pag miskin na artista ka at hindi mo alam ang proseso, mahihirapan ka. Pero kung alam mo na, napakadali na, napakasarap na. Eto ah, may ilang mga commercial din po kayo na sumikat at naging usap-usapan. Kasama na po dyan yung isa about sa isang soft drinks at iba pa. Baka pwede niyo po ikaw. Dahil yan nung inumpisahan ko yung aking Batanggenyo accent. Kasi dati, kinahihiya namin ang accent namin. Kami dito nag-aaral pero umuwi kami. Pag walang klase, umuwi kami sa Balayan. Pagbalik dito, siyempre papalitan mo yung accent mo pag, kasi ang dito pagtatawanan ka kung gano'n ang accent mo. Correct. So at that time, nakakahiya ang na magsalita nung accent namin. Pero nung meron na kaming yun ng Mongolian barbecue. Sabi ni Mr. Shuli, si Jun Urbano, sabi niya, mag-interview tayo ng congressman. Ang hirap nung wala namang pumapayag ng congressman. Kasi, kaya pala. Kasi pagtatawanan mo lang at saka baka mapikon pa yung mga yon pag biniro mo ng ganon. So nagtayo kami. Ako na lang ang nag-congressman. Sabi niya, ikaw na lang ang mag-congressman. At saka, pero nung sinabi ko, ayaw ko ng, kung congressman ako, ako eh, ang accent ko, Batanggenyo, kasi from Batangas ako, congressman. So, nung pumasok yung offer noong soft drinks na yon, yung pop, ang script nila, kung cola-cola ang gusto, pop ang sayo. Pero sabi ko, ayaw ko nung ganon. Gusto ko, pop ang sa iyo. Sabi niya, hindi, baka hindi maintindihan. Ay, di kumuha kayo ng iba. na napapayag nung pop ang sa iyo. Pero kung ako ang gagawa, pop ang sa iyo. Gaway tapos ang masarap, ang maganda pa doon kasi ang ini-record namin yung commercial na yon sa New York at saka sa LA. Kanya tama, pero mo taga Batangas, Batanggenyo accent ang ginagamit ko sa LA at saka sa New York. Yun nga po, ginamit ninyo sa States yung ganyang accents. Ano po ang masasabi nila dito? Well, wala naman silang maano because sa kanila din naman madami silang accent eh. Correct. Ang Southern accent, ang Jewish accent, lahat naman yan. Pinag-aralan din namin yung mga lahat na accent. Sabi nga ni Sinaida Amador, yung co-founder ng Repertory Philippines, kasama ko. Sabi nga niya, pinag-aralan namin lahat ng accent sa English. Sa American English and English sa Britain, sa Great Britain, sa Batanggenyo accent ka pala sisikat. At saka doon ka magkakapera. Tsaka speaking of Mr. Shuli, parang napapansin ko, meron ulit siyang mga online na... In-interview nga niya ako lately, yung meron akong congressman na nagbabago. Tingnan mo yung latest niya sa YouTube. Mag-retire na si congressman. Actually, nag-research tayo about sa inyo. Mm-hmm. At napakarami kaming mga na-research sa inyo at halos maubos ang time ko sa internet kaka-research. Pero dito sa dami ng mga achievements ninyo, marami din po bang beses kayo nag-fail? Well, siyempre, may mga pero ang failures naman hindi naman monumental failures and monumental successes. Okay lang ako, steady lang, old. Hindi naman siguro ako aabot ng ganito. I'm 77 years old, so 55 years na since we founded Repertory in 1967. So itong umabot ka lang dito sa edad na ito, quota na, tsaka may bonus na yun. Correct. So kung hindi naman kami nanggaling yung
yung sa hirap, tapos mm-hmm. nayayaban, tapos hihirap. Hindi, steady lang kami. Meron naman kaming sa Batangas. Ah, so sa ngayon, bukod sa pag-aartista, ano pa po ang iba niyong pinagkakaabalahan? Well, ngayon, ang meron kami, sabi ko nga, sa Batangas, meron kaming grupo, Batangas Forum. Ito yung mga, karamihan yung mga senior citizens na, dahil karamihan sa amin retired at saka senior citizens, but we got together kasi may gusto pa kaming gawin para sa bayan. Uunahin namin ang Batangas. Meron kaming project ang title Doon po sa amin Pride Campaign. Ano ito? Ang gusto namin mabago ang negativity sa social media. Alam mo naman, social media ngayon, troll, mga bashing, yes. mga murahan, insultuhan, etc. Ang daming mga ganun sa ngayon. Sabi ko, baguhin natin ang kultura. Sabi namin sa Batangas Forum, baguhin natin ang kultura ng negativity. Gawin natin positive. Paano gagawin positive? Sabi ko, siguro kailangan gumawa tayo ng mga videos. Short videos about what we are proud of. Kung ano ga ang maganda, marangal, mabuti dito sa Batangas na pwede nating ipagbunyi at ipagmalaki sa bayan at saka sa mundo kung ano 'yon. So, in that way, without dwelling on the negative, meron tayong pinag-uusapan natin kung ano ang maganda sa atin. Matagal na nating nawili na tayo dun sa mga bashing at saka sa So, ibahin natin ang kultura. Kasi lalo na ngayon, after election, daming mga yun ang problema natin. Every 3 years, may election tayo, naka-program na tayo, na magbangayan tayo ng every 3 years, mag-away-away tayo . So, baguhin na natin yung gawin natin ang mga kagaya ng sa Batangas. Ano ba ang pagmamalaki mo sa bayan mo? Mm-hmm. Sa 34 cities and towns ng Batangas. So, ang ginawa namin, nagturo kami, kinausap kong FDCP, nagturo kami sa mga kabataan ng video making. Para mga mahigit 100 ang nag-enroll at naturuan namin ng filmmaking through workshop, online workshop na binigay ng FDCP. So, yun, ngayon ang magpapa-film fest, video fest kami sa December, simula namin sa July or August, magagawa na yung may pa-contest kami, gagawin 2 to 3 minutes to hanggang 4 minutes or I don't know the mechanics yet. But no, we know the mechanics, but yung kung how many minutes we haven't really decided. Pero yun, pagkatapos, para ang mga Batanggenyo mauuna ng pag-usapan yung maganda sa atin. And most of the time, kultura ang pag-uusapan natin, which is very good for us. Dahil ang kultura natin, hindi naman atin yan . Correct. Ang kultura ay pamana ng ating kagalingan at karangalan. Correct. So, kailangan natin, i-preserve natin ang kultura at i-improve para naman sa next generation, madami tayong magkikontribusyon para sa dangal at sa kagandahan ng Pilipinas. At pag kultura, bumalik tayo sa ating kultura, wala namang ibang meron noon kundi tayo. Correct. So, yun ang pagmamalaki na. Pag bumalik tayo sa ating kultura, babalik tayo sa katotohanan. Correct. Kasi ang katotohanan ngayon ang pinagpapalit-palit, binabago-bago ang mga katotohanan. Po. So, we have to get back to our culture so that we learn who we were and who we want to be.
Actually, napakaganda po niyan at napakaganda po ng ganyang proyekto. At sana hindi lang naman sa Batangas mangyari yan eh. Gusto namin nga by the way, inaproban nito ni Governor Mandanas. Ooh. So gagawin na namin, kasama na namin ang governor at saka ang gobyerno ng Batangas para isulong itong doon po sa amin. At gusto namin parang kami ang meron na tayong padron para sa iba't ibang probinsya. Ayun. Para kung pagsabay-sabay tayo, pinagmalaki natin ang ating probinsya dito sa Pilipinas, abay napakagandang ano, ang buong mundo makikita kung ano ang ganda at ang dangal at ang mga mabuti sa Pilipino. Para palitan natin itong mga bangayan at saka, correct. Ano. Tama po kasi kuminsan politika yung nangingibabaw. Ayun na nga eh. Oo nga, sabi ko nga as Congressman Manik Malao, bakit ba kadami namang letra sa ating abakada ay tatlo lang ang nagko-concentrate tayo sa tatlo. Correct. PBA. Politika, basketball, artista. Para bang wala nang ibang buhay na ito kundi yung politiko, politika, basketball at artista. Pero yun yung umiikot ang buhay eh. Oo, parang doon lang naikot ang buhay natin eh. Eh kanya hindi tayo mag-improve eh. Correct. Politika, basketball at paikot-ikot lang at so with that said, ano po ang mensahe niyo sa mga kabataan na nanonood ngayon? Kung paano din nila ma-attain o makuha ang success sa kanilang mga buhay? Well, unang-una ay pag-aralan niyo ang ginagawa ninyo. Hindi naman pwede yung sa anon, hindi naman ito basketball na may 3-point shot. Kailangan one by one, pag-aaralan mo yan at alamin mo kung anong ginagawa mo. Pag alam mo ang ginagawa mo, di napakadali na lang ng trabaho. Number two, siyempre, kailangan natin ng humility, pagkukumbaba. Pag minsan napapayabang tayo eh, lalo na kami mga Batangueño, mawala na daw ang yaman, wag lang ang yabang. pero pag ang ano, alisin natin yung yabang muna. Correct. Pag may pagyayabang ka na, hindi pagyabang mo. Kagaya yun yung pride campaign. Correct. Ang mga ipagmalaki mo, yung maganda sa inyong probinsya. Dapat talaga ipagyabang yun. Oo, yun na pagmamalaki natin yun. Na pagyayabang natin yung ating mga magaganda, yes, sa ating kagaya nga sa amin, sa Balayan na lang, o yung Parada ng Lechon, Bagoong Balayan. Kami ang unang bayan siguro dito sa buong Pilipinas. Siguro, yung ano pa, before, ano, baka kami, yun kami daw yung Mai at Mai na. Pag ni-research na yung Balayan, yun ang isa sa pinakamatandang lugar dito sa Pilipinas. Actually, yun nga po. Kahit ako, kasi may travel program din po ako na iba, gusto ko din pong ipakita ang ganda ng ating bansa. Oo, ako ang unang kultura. Director ni Susan Calo Medina, Travel ako. Time. Travel Time. Diyan says, nagsimula yung mga ano, 1986 nung ginawa namin yun. Yun po yung parang alam ko, yun ang kauna-unahang travel show yata. Na isa sa mga una, kasi kami nga na ano yung mga kultura. Opo, opo. Hanggang ngayon, inaano ba yung namatay na lang si Susan, pero may she rest in peace. Opo. Para naman din sa mga kabataan na gusto namang i-pursue ang acting, ano naman po ang iyan? Well, mag-aaral muna kayo. Nagtuturo kami sa Mowal Fund ng No Acting Please. Yun ang tinuturo ko. That's my, yun ang expertise ko. Ito by Eric Morris, No Acting Please. Ang ibig sabihin ng No Acting Please, lagi mong ikaw, lahat tayo, dapat ini-express natin na nararamdaman natin. Lahat na nararamdaman. Pag hindi mo in-express lahat na nararamdaman mo, magiging toxin sa katawan mo yon. Correct. Pag hindi mo in-express yung nararamdaman mo, na galit ka, natutuwa ka, nasusuka ka, o etc. Kailangan i-express mo yon. Hindi mo naman kailangan sabihin, iiyak mo pag ikaw nalulungkot. Hindi umiyak ka. Yun yung no acting, please. Wala namang diferensya ang acting sa tunay na buhay.
sarili mo ang ginagamit mo. Kasi ikaw, kung ang pianista ay may piano, ang gitarista ay may gitara, ang artista, yung katawan mo, buong katauhan ang ginagamit mo. So, kailangan yung instrument mo, itono mo din. So, pagtutono ng ano, i-express mo lahat na sasabihin mo. Kasi ganun lang naman, anong pakiramdam mo? Hindi yung acting is feeling, pakiramdam, hindi utak. Acting hindi mo ginagamit ang utak mo sa acting. Pag gumamit ka ng utak, mamamali ka kasi feeling ang acting. Anong pakiramdam mo? Yun ang tanong. Hindi yung anong acting ko dito. Anong pakiramdam mo? Okay, last question. Ako, ang dami nating natutunan kay Direk Leo Martinez. Last question. What do you see yourself 5 to 10 years from now? Patay na siguro. Hey, 77. Ako, kumuha nga ako ng lisensya. March ang birthday ko. Ay, binigay sa akin 10 years. Di sabi ko, abay, di akin ang huli kong lisensya. Ay, 77 na ako. Wala, hindi, miski buhay pa ako, hindi naman siguro papayagang magmaneho na at 87. Yun ang, ano, so anong ginagawa ko ngayon? PhD. Preparing for happy death. Yan ang PhD. Oh, doon naman tayo pupunta lahat eh. Ako may swerte, naka 77 na ako eh. Apo. Di ako ikuota na. So, ano pang gagawin ko? Di pa enjoy ka na lang. Yes. Kaysa naman mag-aano kay maayos pa naman, hindi. Pati ang dahil nga siguro sa tinuturo ko yung express everything that you feel. Hindi ako nagkakasakit, hindi ako na. Hindi naman, na, hindi lalabas mo yung emosyon. Hindi mo kasi na hindi na puti ang buhok ko, hindi ako nagkaka mga wrinkles na mga malalalim na wrinkles eh sabi ko, may swerte na ako. 77 ganari ang ano. Sige po sir, it's thank your you. Time and baka meron kayong gusto batian o gusto niyo pong mag-vlog? Wala na. Yun na lang. Yung ano, kung ilalabas na ito, meron akong everyday, may kasama ko doon sa Love in 40 Days. Lumalabas ata sa Channel 5 sa yes. sa mga platforms. Love in 40 Days, kasama ko sina Lois Andalio at saka si Ronnie Alonte, si Mylene Dizon, si sino ba ba? Si Lot de Leon, Janice de Belen. Tungkol ito sa Love in 40 Days, yung bang pag ikay namatay, 40 days ka na rito para mag-decide kung pupunta ka doon sa itaas o di kaya sa baba. Yun ganyan lang. Okay, sige po. Marami pong salamat. Okay. Mr. Leo Martinez, Congressman Manhik Manaog. And guys, next week ulit, samahan niyo muli ako. This is your host, Raymar Gutierrez, and this is Real You.